Magandang araw po, magandang gabi at magandang hapon sa inyo lahat, mga Pilipino sa Pilipinas, US Filipino, and as well as in Canada, in UK, and also in Australia, New Zealand, and most important of all overseas Filipino workers worldwide, in the Middle East, in Saudi Arabia, in Qatar, and somewhere else. Hello, Dabri Cats. Okay. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa ongoing and controversial na ginawa ni Vice Ganda at si Ayon Perez sa harap ng kamera na sa segment na Batang Isip. Excuse me. Batang Isip segment sa Noontime Show for General Patronage. It's Showtime by ABS-CBN in collaboration with GMA7. Okay? So, ito po ay si... Bigyan ko muna kayo ng background kung sino ba si Vice Ganda. Si Vice Ganda ay is from Tondo, Manila. Kaya, nadala niya ang kanyang ugali sa pagiging Tondo. Bagamat pwedeng baguhin, kasi ako ay taga-Tondo rin, taga Moriones, Tondo, Manila, sa Asuncion Extension. Pero mababago yan ugali. Excuse me. Mababago yung ugali niya. Siya po ay hindi po siya nagtapos. Naka-second year college lang po siya sa FEU. Okay? Inuulit ko, naka-second year college lang siya sa FEU at nagdesidido na mag-full-time sa pagiging artista niya. Siya po ay 47 years old at si Ayon Perez ay 32 years old. Ngayon, ang naging issue sa kanila ay ang ginawa nila na behavior sensual and morally offensive sa mga bata. No? Yung kanilang ginawang icing in finger tips. Icing in finger tips doon sa cake na ginamit nila. Hindi ko napakita kasi masamang tignan eh. No? But it is already unoffensive. Most especially, tinitingin sila ng mga bata. Tatlong bata na sa harapan. Inuulit ko, paulit-ulit yan. Tatlong bata sa harapan. Ito po ay kabastusan. Kabastusan talaga ang ginawa nila. Isipin mo, ang kanilang show ay nakatuon sa bata. Tapos papakita nila ito. Ito po ay talagang kabastusan. At ito ay kinumden na ng Christian Coalition Movement. CCM. Christian Coalition Movement. At sinuportahan nila si MTRCB Chairperson Lala Soto. Okay, naulit ko. Ang CCM, Christian Coalition Movement, ay sinuportahan si MTRCB Chairperson Lala Soto. Ang MTRCB ay under the office of the president. Yan, nakita niyo na. Kung meron man silang o nagdududa sila sa kapasiyan ng MTRCB na suspindin sila for 12 days. Remember, this is not the first time. It is the second time since 2010 on the same offense. At masama ko yan. Parang sinasabi na natin under na leaning to sexual exploitation to the kids. Gusto ba nyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, may ganito mangyari? Kapastusan? Oo nga, taga-Tondo. Sa Tondo, ganyan ba sa Tondo ngayon? Ako'y taga-Tondo. Lumaki, pinanganak, nag-aral, nagtrabaho sa Tondo. Okay? Ngayon, kung sila ay aapila at hindi na nagustuhan ang desisyon ng MTRCB suspension of 12 days, they could go also to the office of the president kasi ang MTRCB
is under the office of the president. Pero nagsalita na ho ang legal adviser ng Malacañang, walang iba kundi si Senator Juan Ponce Enrile. Batikang abogado ito si Juan Ponce Enrile, no? At nag-comment na ho siya na ang talagang sinabihan niyang bastos si Memi Baez Ganda. Ang tawag niya ay Memi Baez Ganda, no? Nararapat lang ho na gawin ang ayon sa abogado o legal adviser ng Malacañang ang kabastusan na ginawa ni Baez Ganda at ni Ayon Perez. Hindi ho maganda yung ginawa nilang yan. Bagamat nag-i-enjoy tayo sa freedom of speech, it is not absolute freedom. It's not. It is also merong ano yan, merong limitation na hindi mo pwedeng ibabawan. Okay? Always, ang freedom of speech ay may hangganan, limitation. Okay? At ito ay nagbibigay ng bad example sa mga kabataan na susunod na henerasyon. Kaya yung pananawagan ng Samnap University of the Philippines na pinagbibitiw si Chairperson Chairperson Lala Soto ay hindi nararapat. Kayo dyan sa UP, puro kabastusan ba gusto nyo? Akala ko magagaling kayo dyan. Ha? Akala ko magagaling kayo dyan sa University of the Philippines. Ha? Hinahamon ko kayo ng debate. If you want to debate with me here in America, I'm willing to debate you on this topic, on this issue. Morally offensive to all the kids back home. Ang ginawa ni Baez Ganda, a second year college dropout from Far Eastern University. Inulit ko, Baez Ganda is a second year college dropout from Far Eastern University. Wala pa siyang major, kasi ang major nag-uumpisa yan at sa third year. So, it's just a college student, sophomore sa Far Eastern University. Hindi nga siya nakatungtong ng third year eh. Bagamat ang kanyang goal is political science. Okay? So, in case na meron kayo katanungan sa akin, lagay lang po nyo sa comment section. Ito po yung Lingkod Freddy Legaspi sa Facebook at Pilipino sa America Blog YouTube channel. At sana bigyan niyo po ako ng big like. And mostly, I'm asking all the Africans to rally behind the chairperson of NTRCB. It is Presidential Decree 1986, the creation of NTRCB, and it is a law. Respect the law, uphold the law. Okay? Till then, in God we trust, never hold your peace. Freddy, here in America.